Okay, everyone, good day. Welcome to our channel, Dr. AP Santua, tutorial for math and science. In this section, we'll talk about a module in mathematics for grade 10. So, first quarter. Okay, so let's proceed. Module 1 for the first week. So these are the objectives. These lessons were designed and written to help you understand the basic concepts of patterns. The concept has been discussed thoroughly and the example was answered in a step-by-step procedure to lead the students in answering the given exercises. After going through this module, you are expected to. So, we can what? Generate patterns. We will learn how to generate patterns. That is one of the objective. Second, we can illustrate an arithmetic sequence. Choose the letter of the correct answer. So, ibig sabihin, pipili lang po tayo ng, for example, A, B, C, D. So, mamili lang po tayo ng isang letter. A, B, O, C, or D. Okay? Let's start with number 1 and up to number 10. So, each one, i-explain natin kung paano. Okay? Kung bakit nagkaganon. Okay? Explain natin bago natin sagutan. Okay? So, isa-isa natin. Number 1. What is the next term in the sequence? So number 1, what is the next? So merong tayong sequence. Okay, meron tayong sequence like this. Ano yung susunod rito? Yun po yung tanong. So yung number 1 ha. 5, 12, 19, 26, 33. Ano daw yung sunod? So ano yung pamimilihan natin? So meron tayong A, 34, B, 40, C, 55, and D, 65. Okay, so yan. Ano nakikita nyo? Halimbawa, pagka may nakita po tayong pattern na ganito, unahin nyo gagawin, paano magkakaroon ng pattern? Isang pinaka-common po pagkaroon ng pattern, halimbawa, 5 papunta sa 12, gaano kalayo to? Yun po ang isang pattern, isang malinaw na pattern. Gaano kalayo to? So, 5 to 12, this is actually, anong layo nila? 7. Kasi, 5 plus 7 is equal to 12. So, yan po yun. Gano'ng kalayo? Yun po ang isang pinaka-common sa lahat ng pattern, yung layo. No? Yung layo, yung concept ng layo. Okay? So, ano yung susunod? 19. Gaano kalayo ito? 12 to 19, gaano kalayo? So, 12 plus 7, 19. Okay? Next, ituloy-tuloy lang po natin. Tuloy-tuloy lang. So, i-plus 7 mo to, ano lalabas? 26 po yan. So, pagka 19 plus 7, 26. Okay? So, kaya ang nangyari dito, ito po ay 5 plus 7, is nagiging 12. Kaya, ito po yun. Okay? Dito na naman, susunod na naman, plus 7 na naman, ito na naman yun. So, nakikita po natin, talaga pong merong tinatawag na pattern. So, may pattern. So, ito, andun yun. Ito, andun yun. Ito, andun yun. So, malamang sa malamang, yung susunod, ay pagka plinas natin ng 7 to, 26 plus 7 is 33
at malamang yun yung nakasulat po dito, yun, 33. Okay? So, therefore, kung alam na natin ang pattern, almost sure na tayo na 33 plus 7, yan po ang magiging susunod na number, which is equal to 40. So, ito po yung hinahanap natin ngayon. Ano daw yung susunod na number? So, 40 ang sagot natin. So, therefore, hanapin natin sa letter. 34, B, 40. Ito po yung sagot. Okay? So, therefore, B is the correct answer.